natuldukan ng Paranaque City Police Station sa pamumuno ni Police Colonel Melvin R. Montante na tinatawag na Paluwagan Pasalo Multimillion Investment Scam makaraang masakote sa bisa ng warrant of arrest. Ang utak nito na nakapambiktima ng higit 100 katao sa Paranaque City. Ayon kay Police Colonel Melvin Montante, nadakip ang suspect na si alias Leia makaraang matuntun ng mga operatiba na pinamunuan ni Warrant NCP na Section Chief Police Captain Efren Calis sa Tanza, Cavite. Warrant. So, kami nuhuli sa dito ng warrant sa Branch 296, Paranaque City. May initial ni Presiding Judge Leilani Marihen Takanay Grimares noong June 5, 2023 sa Paranaque City. Makinig ka muna, ma'am. Dalawa. Kaso, Mustafa under Article 315, Paragraph 2 of Revised Penal Code with Criminal Case Number 2023-0702 at sa Branch 89, Paranaque City, na initially Presiding Judge Karen Christine S. Redlock. Makinig ka muna, ma'am. Makinig ka muna, ma'am. Makinig ka muna, ma'am. Ayan nga po, wag po kayong ano, di ba? Kalman lang, kalman. Ulitin ko, ang kaso mo. So, may warrant of arrest. Ma'am, ako makinig ka muna. Ma'am, ito ni Captain Manayunit, ano man yung sabihin, ano man yung laban o pabor sa'yo sa namang umuman dito sa Pilipinas. Ikaw rin na may karapatang kumuha ng sarili mong abogado upang magsilbing talapag panggol mo. At kung walang kakayaan, huwag rin magbibigay sa isa-isa ng aking tao. May tinabi ko ba? So, ikaw rin ay may karapatang kumuha ng sarili ng doktor upang mag-examine physical sa'yo. At kung wala kang kakayahan, hindi rin magpilita ng isa-isa. Hindi mo na. Nang masakote si alias Leia ay agad itong dinala sa Paranaque City Police Station upang sumailalim sa kaukulang proseso. Kasunod nito, dumagsa sa nasabing presinto ang mga naging biktima ni alias Leia sa kanyang modus na panggagancho. Ayon sa ilang mga biktima, taong 2022 nang kanilang huling makausap ang suspect, maaraang pumunta sa bahay nito ang mga biktima na nagpasok ng malaking halaga ng investment sa kanya. Sumugod kami dun sa bahay ni Leia kasi nalaman namin na hindi na niya mabibigay yung mga perang pinasok namin dun sa paluwagan niya. And yung dun sa video, nag-ano kami ng thumb mark kasi iniiba-iba niya yung pirma niya. So, pwedeng wala kami mahabol sa kanya kaya naisipan namin na thumb mark na lang yung gawin na ano dun sa kasunduan na babayaran niya kami, hulugan niya kami monthly. Gano'ng kadami yung punta dun sa bahay na nung araw niya natin? Siguro 100 plus yung mga member na pumunta dun. Hindi na kami umaasa na mabawi yung pera. Ang gusto na lang namin, pagbayaran niya yung ginawa niya sa panluloko niya sa lahat. Kasi merong iba na pinasok yung pera dun, tapos pampagamot sana ng anak niya. Yung iba naman yung parents nila, hanggang sa namatay na yung mga kamag-anak nila, hindi nila nabawi yung pera. Kasi lahat, alam ko, 1.3. Lahat-lahat? Dito kay Elias. Ni Lending. Yung parang maaaring po, pinag-pipuntais, parang yes. Lahat message niya ko, parang munti ko pang napibenta yung mga alas. Kasi parang... Ano magkano ba offer? Di interest? Bago. Hindi po, pinapost niya po yung, eto po yung sample, sir. Kanyara po magpapost niya siya. Yung parang ganyan po, sir. Yung mga ganyan, no? Kanyara yung 60,000, magiging 90,000. So, diretso lang ganyan lang? Opo, ganyan lang po yung mga ganyan. There's no such percentage? Wala. Nothing. Kasi-kasi. Cash po. Opo. Sa bahay? Sa bahay po namin. Sa bahay niyo? Opo. Pupunta sila sa bahay niyo? Opo. So, all in all, magkano'ng total? Bali po, 1.3. Tapos sabi niya, nangako po siya. 1.3M lahat? Opo. Nangako po siya. Saan yung staggered yung bigay mo doon? Until 3? Ano po, may date po siya. Okay. Sabi niya, ano, parang sabi-sabi mo na makuha. Dapat po March 3, hanggang March 23, 2 million na hindi po makuha. Pero ang pinasok ko lang po, 1.3. Kaya tutubog po na 700, mas gano'n po. Siyempre, gano'n po. Nangako po, magpaano kayo kasi. Isip ko yung pera ko sa kakarapalok ako. Siyempre ang pera ko. May buhay mo. Kaya nga po, sabi na kasama. May kukasa. Tapos araw-araw ang miliyak ko. Tapos sabi ko, parang kami ka po ko sa isyari. Malaki po siya, magbibigyan ng parsya. Kung ayaw mo, kasi hindi na po ako nagtitimanda. Kasi po, kasi po, sabi na,
tinisakit yung tatay. So, hindi ka kasama dito sa kumpulitan mo? Hindi kasama, nakuha ko ngayon kasi kasi pamatay si tatay. Hindi, ngayon. Ito ngayon, pagkakuli. Opo. Kasi po, ano. Pero yung nilabasan siya ng warat, hindi ka kasama dito sa kumpulitan? Hindi po. Kasi po, ano, naano po kasi ako pamatay yung tatay. Kasi ako po nagpapadam sa tatay. Hindi pasok, pin, pero ano. Pamatay pin, tatay. Kasi wala siya po. Okay, so. Nanin, dahil dito? Opo. Ako nag-aaral ng dapat. Pag may naramdaman ka ng medyo doubt, eh, ito mo na. What if kung dapat mo nawala yun? Oh, yun nga. Kasi pira to. Umabot ko yung 1.3. Ate, pahit ko yung ako ano yung mga pinangako sa'yo. Bali, ito nagsimula nung March 2022. Nangako tong si Leia na yung pera na ipapasok namin sa kanya, hindi niya sinasabing investment, ang term is pasalo, eh babalik sa amin na may tubo na halimbawa 50k aabot ng tubo ng up to 40 hanggang 50k. Tapos sa una, syempre may bumabalik naman yung mga pera na naipasok namin sa kanya hanggang sa ako umabot ng 2 months. Doon na simula na naglaho sa iyo. Ano mo lang sa nung medyo manghapon na yung pangako. Ano ang pakiramdam mo? Nung pumutok na nga na scam na talaga 'to kasi nga lahat eh nagtipo na doon sa bahay niya. Nangako pa siya sa amin na videohan pa namin siya. Pumayag siya, may consent siya na videohan namin siya. Nangako siya na unti-unti. Meron kaming pinirmahan ako sunduan na personal sa bahay niya, nagpa-video siya kung saan babalik daw niya paunti-unti yung pera sa amin na napasok namin. Hindi man niya kayanin lahat kasi sa sobrang dami. Unti-untiin daw niya. At meron siyang sinasabi na parang top 5 niya, na 5 tao. Na siya ako, sabi niya, syempre, personally, kasama niya ako sa top 5 na uunahin niya. Kasi nga, yun daw yung mga malaking amount na ipasok sa kanya na yung mga talagang nangangailangan daw, parang meron din siya, yung iba kasi may mga medical needs. So, parang may listahan siya nang uunahin niya. Kaya hindi rin kami nagtuloy na magkaso kasi kahit papano, sana, maasa kami na kahit paunti-unti, mabalik niya. Ate, magtanong ko lang, magkano naipasok mo talaga sa suspect? Yung sa aking dahil nga meron mga tao kung naipasok, umabot siya ng almost 1.2 million. 1.2 million. Yan eh, kasama yung downline mo. Iba pa. Kasama na lahat. Hindi siya buong pera. Pusin niya lang muna. 1.2 million. Anong alam ko natin na nakakulong ito ngayon? Siyempre, gumugulong na sana yung kaso. Kaya kahit pa paano, nakaluwag-luwag yun sa loob. At unti-unti na kahit na hindi na mabalik eh, yung sa kanya na lang bumalik yung ginawa niya sa amin. Pagbayagan na lang niya yan. Yung board, 3 million o cash, kami times. Madami. Dito eh. Madami. Unti-unti. Opo. Paano kumisa? Paano yung dyan? Paano yung sweet talk? Dalawang beses. Bali yung... Magkano na? 100,000 bumalik ng 120. Yung sumalit sa kanila lahat, sa lahat ng nakapila. Bali yung pera ko po yung pinagpapal sa kanila lahat. Alam naman po nila lahat yun. Bali yung huli na po, ang sabi niya, maglabas ka ng ganito, ibabalo ng ganyan yung one month, may babayaran ng ganyan siya, may emergency. Kasi kung birthday pa siya na, nagbigay pa ako ng bansa. Tapos po, nung nagbigay ako una, pinadala ko sa tao for 150, tapos 600. Yun. Nag-chat pa siya, nag-ausap po kami. Tapos nung bandang huli, nag-hingi na ulit siya by March. Boss, how's the conversation started? Sa FB po. FB lang? Opo. Nakita niyo? Opo. Then, sino mo nang ito? Hindi, bayad mo na po siya sa kalina ko. Ah, okay. So parang nagkakwintuhan? Opo. Nagkaaluhan? Opo. Then, let's try it.
Ano kasi yung December po yung industry, tapos nangyayari na siya by noon. Pero ako hindi na ako lumalik. Hiningdahan mo ulit ako ng February. Okay. Ako lang hindi sumali ng February, but by March, doon na siya nagsabi na wala siyang pera. Bali hindi naman po talaga siya. This year? Hindi, last 2 years po. Last 2 years pa. Bali yung isa po hindi na pumunta eh, JD. Mm-hmm. Yun yung nagsabi. Mm-hmm. Dahil naanap ko si JD dyan. Kasi siya yung nagsabi na wala ng pera sila, kinuha na sila ang palakas. Tapos nagtago na rin siya. Marami pang bakit sa kanya. Kasuli doon ba naman? May kasabay po ako sila, malaki din. Mali-anim po kami kinausap. By group po kasi niya kinakausap. Matulungan din natin yung biktima na ma-inform na natin. Sa mission ko rin. Dito lang ito sila. May formal na lang. Nayakili ako sir. Nalala ko na lang ang kuy. Nangyari siya niya. Anyway, at least, sa sipang na ating kakulisan ng Taranaki, dito na yun. Nasatulungan natin yung... Thank you sa inyo kasi talagang tinulungan nyo yung mga taong lumapit sa inyo para mahuli si Leia. And sana yung ibang pulisan tulungan din para mas mapabilis yung kaso niya. And sana makulong talaga siya na hindi na siya makapag-pain. Parang naman po, okay lang po makulong siya kahit hindi na po maibalik kasi parang naman po, hindi yung siya yung nasa isip ko po dati, tapos parang naano, yung pera namin, nag-medicosyo siya sa sir. Ang dati yung bosyo po tungkol yan eh, kaya nauli yan eh. Sabi kayo, meron natin ang pinangahano niya, nilagawa tayo sa akin. Eh ngayon narap, may tumawag sa akin. Ate, may nakuha si Lete pa. Ang pakaramdam niyo po, kahagap niyo po yung chief of ng Paranaque? Ano po, may nervous po ako na. Pero kung alam ko parang naibigay ko po yung mga yes, sa mga... Yes, kasi sabi nga, parang magtagang talagaan ng mga masamang buwan. Kasi ang mga nyo po kayo. And this is part of our mandate. Okay? And inosyo namin ito. Actually, ito ko si Mrs. Adalina po. Nagtatanggol ko. Aros ang 2 years na. Alam nga po, wala nga po pataas ako. Kasi, nalun po siya. Kasi isang sabi ko sa'yo, mas malaki na po kami si Leia. At ang makamulis mo ako. Si Leia ang lagi. Siyempre, gumugulong na sana yung kaso. Kaya kahit papaano, nakaluwag-luwag na sa loob. At unti-unti na kahit na hindi na mabalik eh, yung sa kanya na lang bumalik yung ginawa niya sa amin. Sa ating mga kapulisan, nagpapasalamat po kami na talagang tinutukan din nila yung kaso. And from time to time, na-update naman po kami sa kung anong nangyayari. Nag-start na nahuli, pero marami na po yung update na naibigay sa amin na talagang buong araw na inaasikaso talaga nila itong kaso dito kay Leia at tinututukan nila hanggang umabot na nga rin po kay Mayor na pasalamat din po kay Mayor na inform din po siya sa kaso na to at umasa po kami na sana magtuloy-tuloy at talagang mapanagot siya. Yung baka may mensahe ka dun sa suspect? Wala na siguro. Kahit pa paano na bumubo na ako sa buhay. Hindi na ko. Thank you po ate. Salamat po.